isa ka din ba sa mga milyon-milyong deboto ng itim na Nazareno? O isa ka rin ba sa mga malalakas ang pananampalataya at kumakapit na ito ay milagroso? Sa video natin ngayon mga master, paalamin natin kung saan nga ba ito nagmula. Pero mga master, bago natin ito simulan, ay siguraduhin mo munang napindot mo na ang subscribe button at ang bell icon nang sa ganon ay hindi ka mahuli sa mga future upload natin. Ang itim na Nazareno ay kilala rin bilang Pong Jesus Nazareno o sa Espanyol ay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito ay ang gataong imahin ni Jesus na may pasan-pasan na krus na nakalagak sa simbahan ng Quiapo sa Maynila mula pa noong 1787. Ito ay gawa sa maitim na kahoy at nakabihis ng marul. Sinasabing nasunog ang imaheng ito sa sinasakyan na tumulo sa Mexico patungong Maynila. Ngunit walang katiyakan ang sanhi ng itim nitong kulay at pawang mga pagpapalagay lamang. Noong nagkaroon ng kalawang digmaang pandaigdig ay naputol ang totoong kamay nito sa kanan. Ngayon ay itinago muna ito sa loob ng simbahan. Ang imahe ng itim na mira ay dinala sa Maynila ng mga pari mula sa mga gusto niya na recollect noong May 31, 1606. Ang imahe nito ay inilagak sa unang simbahan ng recollect sa bagong bayan na ngayon ay parte ng Rizal Park at pinasyahan noong September 10, 1606. Taong 1608, ang pangalawang pinakamalaking simbahan na inihandog kay San Nicolas de Tolentino na natapos sa loob ng Intramuros o kung saan nakalagak ngayon ang gusali ng Manila Bulletin at ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay inilipat dito. Ang mga pare ng recollect ay patuloy na isinulong ang debosyon sa paghihirap ni Jesus sa pamamagitan ng nasabing imahen. Makalipas ang 12 taon, nabuo ang Cofradia de Jesus Nazareno at itinatag noong April 21, 1621. Nakatanggap ito ng papal approval noong April 20, 1650 mula kay Papa Inocencio. Noong 1787, si Basilio San Cojunta y Rufina, ang arsobispo ng Maynila, ay nagutos na ilipat ang imahen sa Quiapo sa ilalim ng pagtaguyod kay San Juan Bautista. Ang imahen ng Nazareno ay naisalba sa iba't ibang kalamidad at digmaan tulad nung nasunog ang simbahan ng Quiapo noong taong 1791 at 1929. Gayun din ang lindol noong 1645 at 1863. At ang pagbomba sa Maynila noong 1945 noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1998, isang replika ng orihinal na imahe ng itim na Nazareno ang ipinarada dahil sa pinsalang nakamit ng orihinal na imahe at mula noon ginamit na ito sa mga prosesyon habang ang orihinal na imahe ay nanatiling nakalagak sa loob ng simbahan. Ang iba pang maliit na replika ng imahe ay matatagpuan sa loob ng simbahan. Ang relihiyosong pamimintuho sa Poong Jesus Nazareno ay ginagawa ng napakadaming Pilipino, lalo na ng mga kapatid nating Katoliko. Ito ay para tukuyin ang kanilang mga sarili sa pagpapasakit ng Panginoong Heso Kristo. Maraming mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay nauugnay sa kanilang kahirapan at pang-araw-araw na makikibaka sa sugat at pasaklap na karanasan ni Jesus na kinakatawan ng imahen. Ang katangit-tanging debosyon na ito ng mga Pilipino sa itim na Nazareno ay nakakapagbigay ng karagdagang papuri mula sa dalawang papa. Sina Inocencio noong 1650 sa pagkakatatag ng Confrado de Jesus Nazareno at Pio VII noong 19 na siglo sa pamamagitan ng pagbibigay ng indulhensya sa mga nagdarasal sa imahe ng itim na Nazareno. Sa kasalukuyan, ang debosyon sa itim na Nazareno ay patuloy na nagbibigay ng sigla at kapayapaan sa mga deboto sa kabila ng mga sakit, galos, sugat at minsan ay kamatayan na nagaganap tuwing prosesyon at tila di inaalintana ito ng mga deboto. Hanggang dito na lamang mga master, at kung nabitin kayo sa story na ito ay mag-suggest kayo ng mga topic na pwede nating pag-usapan. Maraming salamat po sa inyong panonood.